Good day mga pare ko. Ayan. So nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang YouTube video, guys. So kung ikaw ba ay nakakaranas ng magaspang, ayan, magaspang yung pagpedal mo. Ayan. So baka kailangan na nating check-in yung bearing ng ating bottom bracket. Ayan. So sa bike ko, guys, ako naka-hollowtech ako. Ayan. So babaklasin natin 'yan. Titingnan natin kung kailangan ng palitan or kailangan ng grasahan kasi magaspang na siya talaga. Mararamdaman niyo 'yan, guys. Mararamdaman niyo kung magaspang na 'yung bottom bracket niyo o hindi, kasi habang pinipedal kayo, naka-connecta 'yung paa niyo dun sa pedal. So 'yung vibration noon, ma-absorb nung inyong paa. So ano nga ba ang kakailanganin natin para makapagbaklas ng bottom bracket? So unang-una kailangan, meron tayong BB remover. Ayan. Tapos meron tayong malaking Allen wrench kasi para dun sa pantanggal dun sa lock ng ating crank arm. Tapos Allen wrench. Ayan. Tapos syempre, hindi mawawala yung grasa. Binaklas na natin eh. So kailangan lagyan na natin ng grasa. So ano pa hinihintay natin, guys? Tara, simulan natin ang pagbaklas nito. So sa pagbaklas, guys, ng ano, ng crank arm, dapat halos sabay luluwagan yung magkabilang bolt. Pag medyo talaga maluwag na siya, guys, dito ngayon papasok itong malaking Allen wrench, dito naman to. So ito kasi yung nagpo-push dun sa crank arm. Ayan. So ito na gagamitin natin para mabilis natin mabaklas. So baklas na yan. Sabi lang natin, mahuhugot na natin to. So nakita nyo, guys, napakarumi. So napakarami na rin siyang dumi. Saka parang may mga ano na siya, gas-gas na mga bakal. Ayan, yung wear and tear ng bakal, guys. So palagay ko nga kailangan ng grasahan to. Ayan, guys. Punas lang tayo. So pag natanggal na natin, guys, pwede nyo nang tanggalin yung drive side. Yan. Tanggalin muna natin yung kadena. Patong muna natin dito sa baby. So madali nyo na matatanggal yan, guys. Yan. Hatakin nyo lang papunta ron. Yun, napakadumi na pala, guys. So kung napansin nyo, guys, mayroon dito yung plastiko. So yung plastic na yan, yan yung cover ng ating bearing dito sa ating bottom bracket. Ito, guys, oh. Ayan. So tanggalin ko na rin para makita nyo. Ayan. So tabin lang natin. Nililinisin natin mamaya. Ayan. So next, syempre kailangan natin ng BB remover. Ayan. So siguraduhin lang. Then pababa. Ayan. Palaging papunta sa likod, guys. Tapos check nyo yung spacer kung ilan, ha. So isa lang nandito, guys. Ayan. Then sa kabila ganun din. Ayan, guys. So lilinisin lang natin yan. Mga pare ko, ay ang panglilinis natin, wala kasi kung diesel o kaya gas. So panglilinis ko na lang ay sabon. Sasabunin na lang natin. Ayan, guys, nararamdaman ko ang gaspang, oh. Bearing natin. Pinalitan natin ng tubig, guys, na may sabon kasi masyado nang marumi. Ayan.
Ayan guys, so nalinis na natin yung labas. So yung loob naman ang lilinisin natin. Pero kailangan matanggal natin tong cover. Gamit tayo ng maliit na flat screw. Ayan. So ito yung cover kasi ng sealed bearing natin. Ayan, may grasa-grasa pa. O, kita nyo naman. Lilinisin ko muna. So next, ito naman loob ang lilinisin natin guys. Yan. Pag malinis na guys, banlawan lang natin. Pabanlawan ko na. Pagka banlaw natin guys, hintay lang natin matuyo. Habang hinihintay natin matuyo, lininisin natin yung isa. Ganun pa rin guys. Tatanggalin pa rin natin to. So ang ito pala yung ano ko bearing ko. Ano to? 6805 RS. So yun pala yung aking bearing. Ayan, para maghahanap na ako ng kapalit. Habang hinihintay natin matuyo itong BB, punasan na natin to para malagyan na natin ang grasa. Ayan na guys, parekoy. Malinis na siya. Ayan, sabi nga nila, it's better to do something than nothing. Ayan. Kasi wala tayong gaas o kaya krudo. Kaya sabon na lang ginamit natin. So pagkatapos natin malinis guys, syempre kukuha tayo ng grasa, lalagyan natin yung ating sealed bearing. Ayan. So gamit ulit ako nito para masiksik ko siya sa loob. Ayan, so nalagyan na natin guys. Babalik na lang natin yung ating itong cover ng ating sealed bearing. Punasan ko lang. Ayan, check lang rin natin guys, 6805 RS ang ating sealed bearing. So maghahanap na ako nito guys. Kasi nakaisang repack na ako. So palagay ko sa pangalawang repack nito guys, palitin na to. Ayan. So kabit natin to. Tulak nilang guys. So ito yung mag ano dun sa grasa para hindi siya lumabas. Tapos punasan lang natin yung sobrang grasa niya. Ayan. So gawin na rin natin to doon sa isa pa. Ayan guys. So nalagyan ko na. Again, nalagyan uli natin tong 6805 RS, itong cover niya. Pupush lang natin papasok. Push, 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 push. Yan. Tapos punas para dun sa mga sobrang grasa lumabas. Yan, so pagkatapos natin malagay yung cover ng ating dalawang sealed bearing, kakabit natin tong plastic guys. Ito yung magsisilbing cover nung ating sealed bearing eh. Lagay nyo lang dito sa gitna guys. Ayan, tight fit yan guys, tight fit. So medyo masikip yan. Yan, so yan no, tingnan nyo.
So, ingatan nyo mawala to, guys. Kasi pag nawala yan, walang cover yung inyong bearing. So, madali siyang mapapasukan ng dumi. At the same time, spacer din yan, guys. Yan, sasabihin ko para saan yung spacer. Dito, guys, oh, spacer yan. Yan. So, kapit na natin. Pero bago yon, lagyan natin ng grasa tong ating itong shaft ba tawag dito, shaft. Kasi pag di natin nilagyan ng grasa yan, mahirap siyang tanggalin kapag babaklasin natin at mahirap din siya ikabit. Mas maganda kung may grasa para madulas. Di ba? Mas masarap magpasok kapag madulas. Ayan. So, okay na siguro. So, kung kanina, ang paluwag natin pag ganito, ayan, ang paluwag natin pag ganon, pababa. Ngayon, ang pasikip naman natin ay clockwise naman. Ayan, guys. So, nakalimutan ko, lagyan din natin ng grasa. Ito. Mura lang naman grasa, guys, eh. So, huwag matakot manong. Ayan. Para mas madali natin maipasok. Again, masarap magpasok, guys, pag madulas. Ayan, oh. Diba? Ayan. Tapos, sa kabila, guys, ganun din. Lagyan natin na ito ng grasa. So, kung pa ganun dito, gawin ganun din doon, guys. Ayan, tingnan nyo kamay ko. Oh. Ayan, tingnan nyo. Oh. Parehas yan, guys, parehas. Ayan, guys, basta papunta doon. Ayan. So, pag na, ano, gamitan na natin ito. So, kung kanina pababa, yung pagbaklas, pababa. Ngayon, pataas. Ayan. Huwag naman higpitan na masyado, guys, ha. Ayan. Uy, ayaw na matanggal. So, again, kung kanina pababa, ngayon, pataas. Ayan. So, palagay ko okay na. Then, kakabit na natin tong ating drive side. Ayan. So, konting pukpuk lang tayo. Ayan. Then, lagay ang kadena. Tapos, itong non-drive side sa alternate. Ayan. Ayaw na, ayaw. Ay, ma-shoot. Yun. Pero bago nyo higpitan to, guys, kailangan mahigpit to. Kasi itutulak niya tong crank arm papunta doon. Yan. Ngayon, para malaman nyo kung masikip or maluwag, tanggalin natin tong kadena. Paikutin nyo. Yan. So, palagay ko, pwede na para sa akin to. Ayan. Tingnan nyo, oh. Ayan. So, palagay ko konting higpit pa. Konti pa. Ayan. Palagay ko okay na. Yun. Smooth na siya, guys. Tapos, saka natin ihigpitan to. Ganun pa rin. Diba, guys, ang dali lang. Ayan. Diba, mga repa peeps, napakadali lang mag-rebuild or mag-regrease ng ating bottom bracket. So, kahit kayo, kayang-kaya nyong gawin yan, guys. Ayan, so, hanggang dito na lang, guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Ayan, huwag kalimutan pindutin ng like
At mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi nyo sa ating ginawa. Ayan. Take note guys ha. It's better to do something than nothing. Ayan. So sabon yung ginamit ko kasi wala akong diesel or wala akong gas. Mas maganda na yung may ginawa kaysa sa walang ginawa. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 7,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.